É? Ah! Kamusta mga friends? Tuloy tayo sa ating vlog number 10. At syempre, konting paalala. Available pa rin po. Visit nyo ang aking Facebook page. At gaya ng ating naipangako, last vlog, our featured model kit para sa ating product review number 7. Yan. Ang aking kauna-unahang model kit na binuo. Fighter Astray Blue Frame D. Tingnan natin yung mismong kit. Wow! So, ito yung kauna-unahang model kit na aking binuo. Aking na-build. Ayan. So, meron na itong 3 taon sa akin. Ayan. So, ano ba yung mga issues na meron si Astray Blue Frame D? So, ngayon, isa sa mga major issues niya is yung kanyang mga joints. Again. Ayan. Marami na siyang loose joints. So, isa sa mga main reason niyan is yung kanyang mga polycaps is nag-degrade na din. So, same nung ating ni-review from our last vlog, yung Master Grade RX 3.0. Yan. So, same sila na Daban model. So, yan. So, simulan natin kung alin-alin ba yung mga joints na loose na. So, start tayo sa head. So, yung kanyang head is okay pa naman. Hindi pa naman siya loose. Yan. Yung kanyang neck joint. Siya nga pala, isa sa mga meron siyang issue nung binuo ko siya is kulang siya ng isang part, neck part. Yan, dito sa kanyang leeg. Tanggalin natin yung kanyang ulo. Yan, so dito. Wala yung part para dyan. So yung kanyang butterfly joint is tight pa naman. Okay pa naman siya. And then, yung kanyang shoulder joint is tight pa din. Pero, nagsisimula nang mag-degrade yung polycap niya. Yan. And then, isa sa pinaka unang nasira, pinaka main issue itong kit na ito is yung connector joint sa waist at sa chest. So, yan. So, totally na siya. Totally destroyed na. Sirang-sira na siya. Yan. So, ang ginawa ko is nilagyan ko na lang siya ng shoe glue. So, wala na siyang ab crunch. Yan. Disabled na. So, pakita natin. So, yung merong ganitong kit. So, kung hindi pa naman nasisira yung sa inyo, so, ingatan nyo na lang yung connection dito sa waist and sa may chest. Yan, yung connection. Mahirap ang ganito sa dito, sa loob. Yan. So, isa yun sa pinaka-major issues niya. And then, yung skirting niya, skirting, yung joint sa skirt is loose na din. So, ingatan nyo kasi pwede siyang mawala. Yan. Kung hindi nyo, halimbawa, ginalaw nyo tapos hindi nyo napansin, yan, pwede siyang mahulog and then mawala. And then naman, next issue is yung sa kanyang yung joint sa legs. Yan, dito. Yung nagko-connect sa, yan, pakita natin. Yan. Itong mismong rotating cup, yung kalahati niya is madali na silang mag-pop out. Yan. Madaling maghiwalay, I mean. So, loose na din siya. Kasi ang reason niyan is maikli lang naman yung peg and then nagde-degrade din. Nagde-degrade din yung plastic niya. Kaya madali na lang siyang matanggal. So,
And then naman, pagdating naman sa kanyang knee joint, yan. So kung mapansin nyo, is medyo tight siya. Ang reason yan is because yung mga parts, marami siyang parts na kailangan yung isand. Kasi kung hindi nyo isasand, hindi siya mag-fit dun sa parts na kailangan nyo siyang i-connect. Yan. Same nito, itong piston joint niya, yan, medyo tight siya, so kailangan yung isand. So, prone siya sa breakage. Yan. So, madali siyang maputol. So, ingatan nyo yung pagbuon nyo. Pagbuon nyo ng kit nyo. Kung meron kayong ganito. Yan. And then naman, yung polycap niya sa paa. Yung kanyang polycap is wasak na rin. Yung polycap na to. Sira na din siya. So, tight pa naman siya kasi ang ginawa ko is nilagyan ko ng shoe glue para mag-tight siya. Yan. And then, discuss natin yung kanyang striker pack. So, isa sa pinakamahirap i-build is ito kasi halos lahat ng parts niya is kailangan mong isand. Kasi kung hindi mo isasand, hindi mag-fit yung mga parts na kailangan mong i-connect. Yan. And then, meron siyang sliding gimmick. So, mahirap siyang i-slide. Kasi nga, kailangan mong isand. So, ako, hindi ko na siya masyadong sinand para mag-slide. Ang ginawa ko lang is, sinand ko lang para mag-fit siya sa mga parts. Yan. Para may connect mo sa mga parts. Yan. And then, ang ginagawa ko dito sa kit na ito is, dinidisplay ko na lang siya dito sa stand. Kasi, yun nga, madaling matumba dahil sa mahina na yung mga joints niya. Pagdating naman sa kanya mga stickers, is marami na siyang mga tuklab na stickers. So, halos lahat ng stickers niya is meron ng tuklab. So, meron siyang kasamang water slide decals, dry transfer, and sticker style decal. So, halos na ang sticker niya is tuklab na din. And then, pagdating naman sa kanyang weapons, ang ginawa ko is, yan. Nilagyan ko na lang ng glue kasi madali siyang mag-fall off. Madaling matanggal. Kaya ang ginawa ko is, nilagyan ko na lang ng glue para isang solid piece na lang siya. So, yan. So, rating ko sa kit na ito is, since 3 years na ito, 5 over 10 na lang. Pero, kung bago pa naman siya, siguro 7 out of 10. And recommendation, so, kung hindi kayo maarte na builder, pwede naman kayo mag-build ng ganito. Pwede kayo mag-start sa ganito. Halimbawa, yan sa mga friends natin na beginners. Pero, kung halimbawa is, ano kayo, yung tinatawag na, kung gusto niyo is yung magandang build quality, so mag-start kayo sa Bandai, sa HG. Yan. So hindi siya pang ano, hindi siya recommended for beginners. Kasi ang tendency niyan is baka ma-disappoint kayo sa Gunpla line. Yan, kung magsisimula kayo sa ganitong kit. So mas better if magsimula kayo sa Bandai HG line. Yan. And i-compare natin siya sa ibang model kit. So, compare natin siya kay RX-78 3.0. So, parehas silang daban. Wow! And then, compare natin siya kay HGUC. Yan. Wow! Yan. Kung ayaw nyo ng ganitong klaseng kit, yan, na nagde-degrade after years, yan, eto. Dito kayo mag-start. So, kunin nyo na ito. So, yan. So, hanggang dyan lang muna ang ating short product review. So, abangan nyo ako sa aking mga next video. So, salamat sa ating mga subscribers. Stay kayo. Kaunti na lang. Yan. And then, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe na kayo. So,